Hey guys, this is Jane and welcome back to my channel. So in this video, pag-usapan natin kung paano ka makakuha ng Philippine passport. Okay, so ang Philippine passport ay napaka-importante kung lalabas tayo ng bansa, di ba? So hindi tayo makakalabas ng bansa kung wala tayong passport. Okay, so ngayon, babalak ka na kumuha ng passport. Narito ang step by step kung paano ka makakuha ng passport ng mabilis. Okay, so mamaya, make sure na tapusin mo ang video na ito dahil mamaya meron akong tips sa'yo para makakuha ka ng mabilis para ma-approve agad yung requirements mo. Okay, so pag bago ka makakakuha ng passport, mag-book ka muna ng appointment. So, after mo mag-book ng appointment, punta ka lang sa DFA na website nila. So, makakapag-book ka na ng appointment doon. Tapos, pagkatapos mo makapag-book ng appointment, kailangan, yung appointment form, ipaprint mo yun. No? Pagkatapos mong makapag-book ng appointment, ipaprint mo yung form, no? Yung printed appointment form, dalhin mo yun. Tapos, pag meron ka na nun, pupunta ka ng DFA, tapos, kasi bago ko nila papapasukin dun, kailangan ipakita mo muna yung printed appointment form. Tapos, ayun, so, kapag meron ka na nun, proceed ka na sa step 1. Okay, so, ito yung step 1. Punta ka sa verification and validation counter. Okay, so on, i-check nila yung appointment mo kung talagang totoo na nagpapabook ka ng appointment. No, bawal yung fake na appointment dun, guys, kasi naka-record yan sa kanila, no? Then, step 2, pumunta sa processing area. Doon sa processing area, doon ka i-interviewin, doon ka ibigay mo lahat ng mga documents mo. Titingnan nila yan yung mga documents mo kung tama, kung valid, no? Tapos, ano ba yung mga kailangan ng mga documents, no? For passport. So, kailangan dito, ang kailangan dun is authenticated NSO or PSA, no? Na birth certificate. And, 2 valid IDs. Okay, so 2 valid IDs at saka birth certificate. Ngayon, kung marriage ka, kailangan mo rin ng authentication ng marriage contract. Okay? So, doon sa step 2 na yun, after 5 minutes, kung tama lahat ng mga documents mo, walang mali, or approve yung mga documents na binigay mo, mag-proceed ka na doon sa cashier. Okay? So, doon sa cashier, bigay mo yung resibo doon. Tapos, so, sa pagkuha ng passport, yung normal na processing is 950 pesos. Ngayon, kung express delivery naman, kung mabilisan, gusto mo nang mabilisan, yun palang normal processing is in 15 working days. So, 15 working days na pala ngayon. Dati kasi ako nung kumuha, 28 days yata. So, tapos, yung express delivery naman is 1,200. No, so ito naman ay in 7 working days. So, 7 working days lang siya, lalo na kapag nagmamadali ka, ganyan, gusto mo na magtagpuha ng passport. So, 1,250 pesos. Okay, so, kailangan guys na pag kumuha ka ng passport is, kailangan personal appearance. No? Kailangan ikaw mismo pupunta doon kasi, siyempre, pipicturan ka, mag-picturan ka, kailangan ng isang perma mo, ganun. Tapos, after mo magbayad dun sa cashier, meron ka ng resibo, nakapagbayad ka na, tapos dalhin mo yung resibo, so proceed ka na sa step 3, no? Sa step 3, punta sa encoding station. Okay, ako naman guys, kasi nakalagay yan dyan, step 3, encoding station. So, dun sa encoding station na yun, i-scan lahat ng mga documents mo, kukunin ka ng picture, katulad nito. Ayan, to picture dito, hindi ko pwede. Yan, picture, doon ka nang kukunan ng picture, tsaka doon ka na rin kukunan ng yung perma, no? Doon ka magsa-sign, tapos yung thumbprint, no? Doon mo gagawin yan sa encoding station. Okay, so pagkatapos na yun, napicturean ka na, tapos
okay na, nakapag-fill up ka na. So, pupunta ka na naman ngayon sa Passport Delivery Services. Okay, sa Passport Delivery Services, guys, is optional, no? Kung gusto mong ipapa-deliver yung passport mo, magbabayad ka lang ng 120 pesos. Okay, so, hindi ko lang alam kung ngayon kung magkano na. Kasi, magkano na. Pero, yung lately na sinerge ko, no? Sinerge ko kasi, no? Siyempre, kailangan natin ng ano, ng valid information. So, sinasabi doon is 120 pesos, no? 120 pesos, yung babayaran mo sa delivery, no? Kung, ako kasi dati, wala ayatang ganun. Wala pang ganun dati, ngayon na lang yata yan, hindi ako sure. Pero kung dati meron yan, siguro magpapadeliver na lang ako kasi mas mabilis. Mas convenient naman kapag pinapadeliver mo na lang, hindi ka na pupunta doon. Kasi na guys, manok. Oh no, manok. Okay, so after mong, kung gusto mong ipapadeliver yung passport mo, magbayad ka lang doon, patas mong magbayad, okay na, so maghihintay ka na lang 15 days. Hintay ka ng 15 days, kung normal processing yung kinuha mo, so 950 pesos, maghihintay ka ng 15 days. So after 15 days, kung nagbayad ka ng delivery, papadeliver nila sa bahay nyo. Tapos, yung delivery processing naman ay 7 days. So, mag-antay ka ng 7 days, ipapadeliver nila sa inyo yun. Ngayon, kung gusto mo na ikaw ang kukuha dun sa mismong DFA, so, sa step 4, doon na kayo sa releasing area. Okay, so sa releasing area, ay, by the way guys, doon sa encoding area, bibigyan kayo ng claiming stub. Okay, yung resibo na sa pag-claim. Kasi pero sasabihin naman nila yan, ito kailangan dalhin mo kapag kunin mo na yung passport mo. Kasi papakita mo doon yun ang pinaka-importante na proof mo na meron kang passport na i-release nung araw na yun. Okay? So, yun ko lang sa releasing area, tapos dalhin mo yung claiming stub. Okay? Ngayon, kung hindi ka naman makakapunta, tapos may sakit ka, or busy ka, or mayroon kang importanteng appointment na pinuntahan, or mga events, pwede kang magsulat ng authentication letter, no, para kung sino yung takunin mo, mga relatives mo, no, kung sino yung pinagkakatiwalaan mong kukuha doon sa passport mo. Ilagay ko pala dyan guys yung mga list of valid IDs. Okay, so isisingit ko na lang dyan. Somewhere, basta isingit ko dyan yung mga list of valid IDs. Ngayon guys, ang tip ko naman sa'yo, kasi nung kumuha ako ng passport ko back ng motor. Kasi nung kumuha ako ng passport ko back 2013, yes, 2013. O 2013 ay yung ID ko is ano lang, postal ID, no? Postal ID lang yung dala ko. Which is valid naman siya, kaya nga lang kailangan nila ng dalawa. No, kailangan nila ng dalawang valid ID. Okay? So kailangan nila ng valid ID, birth certificate, in SO, tapos yung marriage contract ng dala ko. Ngayon guys, yung tip ko sa inyo para talagang bakit ako na-approve, no, kahit isang ID lang yung dala ko, no? Bakit na-approve nila ako kahit isang ID lang yung dala ko? Kasi guys, dinala ko lahat ng mga documents ko, yung mga lumang documents ko. Yun ang pinaka-importante, guys, no? Yun ang pinaka-importante. Ako kasi dala ko yung form 137 ko noong high school. Form 137. Okay? Tapos yung ID ko nung college, no? Yan ang yan malaking tulong talaga yan guys, yung mga old IDs niyo. Okay? Yung IDs ko, tapos yung expired ko na student permit, no? Yung license sa pagda-drive, yung student permit, yun ang dala ko. Kaya yun yung tatlo na yun ang nakatulong sa akin na bakit na-prove ako na makakuha ako ng passport kahit isa lang yung ID ko.
Okay? So, kung meron kayong mga form 137, mga lumang IDs dyan, mga lumang documents, dalhin nyo na. Okay? Kung wala kayong valid IDs, ha? Wala kayong mga valid. Pero, kapag meron ka naman kayong dalawang valid IDs dun sa list na binigay ko, pwede na yun. Pwede na yun. Pero, para sigurado, guys, I advise na dalhin nyo na lang lahat para para sure na hindi ka na babalik-balik. Okay? So, huwag kalimutan kapag marriage ka, yung authentication ng marriage contract, no? So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan ka sa video na ito. At kung gusto nyo naman guys na malaman kung paano kumuha ng birth certificate sa PSA ng kasi kumuha ako ng birth certificate sa marriage contract sa online sa PSA, no? So, kumuha ako. At kung gusto mong matutunan kung paano kumuha step by step, mag-comment ka lang dyan sa baba. At gagawin ko yung videos sa susunod na videos ko. Okay, so thank you guys for watching. Sana may natutunan ka. At kung meron ka mga katanungan, kung meron kayong suggestion na hindi ko nasabi sa video na ito, please comment below para malaman din ng iba kung meron akong hindi nasabi na importante sa pagkuha ng passport. Please comment below para ako din malaman ko din, no? So, ayun na guys, yun lang sa video na ito. And thank you for watching. And see you on my next video. Bye! By the way, good luck pala sa pagkuha mo ng passport and good luck kung nagbabalak ka mag-abroad, no? So,